nakikinig na may amazing dito sa Tawag ng Tanghalan sa Showtime. Para perfect ang inyong pagkanta sa criteria for judging ay huwag dumedma. Para naman bantayan ang inyong mga tinig, nandito mga hurado nating mapusisi live via Zoom, Carla Estrada, Eric Santos, at punong hurado ni Maestro Sir Louie Ocampo. At sa atin namang madlang hurados, mag-ready na kayo mag-tweet at mag-comment kung sino sa kutob nyo ang mapupunta sa ating spotlight at isama ang ating official hashtag for today na hashtag Showtime. Andito kami para sa chance ang manalo ng instant 5,000 pesos. Instant talaga, no? Kala mo naman makukuha talaga agad. Ilang mag-aabang ka pa ng 25 days. Paano naging instant yun? Hindi, sa pag-text lang. Pag-text, instant text. Instant text. Pero hindi instant makukuha yung prize agad. Instant 5,000. Pag nanalo, lalabas sa cellphone. Ang may instant na lang ngayon, kape na lang. Lalabas sa screen yung 5,000, nanalo. Matakot ka pag lumabas yun. Kaya naman kahapon, nakasungkit na ng pwesto sa ilalim ng spotlight sina Christian Faraon at Yangyang Aloya. Nakakalamang si Christian. Hindi daw Yangyang. Ha? Yangyang. Yangyang ba yun? Oo. Oh, talaga? Siyempre, sumasociety na. Yangyang Bunel? Hi, Christian and Yangyang! Hi. Hello po. Ang taas ang energy niyo. May God, sumakit ulo ko, I swear. Kulay ako sa sari doon, nabigla ako. Ulitin natin. Hi! Hello, hello po! Ayan, ganyan. Energy, tulak ko kayo dyan. Kamusta ang gising ninyo? Kamusta ang gising mo, Christian? Okay naman. Nagising po ako ng alas 4. Aga naman! Pinagandaan ko na yung laban talaga. Ano oras ka natulog? Natulog ako ng 11. 11, 12, 1, 2, 3, 4. Naku, limang oras. Pwede na yun. Pag kumakanta ka, antoking makatulog ka, ha? Kaya naman. Kaya naman po. Eh, tinadya ka naman para gisingin siya. Hindi, hanggang ando na ako. Face shield, pakisuot. Ang aga. So, alas 4 pa lang, nag-vocalize ka na. Opo, naghahanda po ako para talaga. Pinaghandaan ko talaga siya. Paano ka naghanda? Tumawag ko ba ng catering ng Buyo yung Clowns? Hindi, nagana po ako. Nag-push up, tapos sit-ups. Oh, push up. For breathing siguro yun, ano? Nakakatulong sa dibdib niya ang pag-e-exercise. Para magising yung buong lungs. Opo, yun. Oh. Magising yung middle section of the body that where the voice comes from. Ah, alam na alam tama mo ba? Din, no? Tama po yun. Ano yung kumakanta ka rin habang nag-push up? Opo, yung sit-ups po, kumakanta ako. Ano kinakanta mo habang nag-sit-ups? My toes, my knees. O sit down, you're rocking the boat. Mag-exercise tayo. Yung pong ano, Mia-Mia lang. Ay! Mia-Mia. Mia-Mia. Mia-Mia, dating sex bomb. Mia-Mia. Member din sex bomb Mia. Mia. Ay, naku, mga kapamilya, andito kami. Ikaw naman, Yang-Yang. Anong oras kayo nagising? Saktong 6 po nung nag-alarm ako. As in 6 o'clock talaga, no? Hindi 6:01. Opo, 6 talaga sakto. Aga din. Ano oras kayo natulog? Ako po ay mga bandang 9 po. Oh, so, pwede yun. 9, okay. Oh, hindi sa probinsya, sakto yun, no? Kasi sa probinsya, marami na silang ginagawa. Nag-dinner, eh. Alas 6, di ba? Maaga natatapos alas 8, ang buhay. Wala na. Maaga nagsisimula. Wala ng tao. Pero nagising din po ako ng mga bandang 1. Bakit? Pero natulog din ulit. Ba't kayo nagising ng bandang 1? Ginising ka ba ni Christian? Tapos sabi niya, halika, sit-ups tayo. Kanta tayo ng Mia-Mia-Mia-Mia-Mia-Mia dating sex bomb. Pakaloka, kapamilya, andito kami. Gusto niya yung hashtag, ha? Sige. Ba't ka nagising ng alauna? May kumalabit ba sa'yo na sabi, Yang-Yang, andito kami. Multo. Ganun po ako, naalimpungatan po ako kasi hindi ko katabi yung anak ko po. Namimiss mo na. Namimiss mo. Kausap mo sila kahapon nung nanalo ka dito. Opo. Tapos po nung ano, kasi meron po dibang channel po sa TV5 po ang ang Showtime. Eh napanood po nila yung kinagabihan. Eh yung anak ko po, tinuturo ako. Sabi niya, Mimi ko. Paano mo napanood yung channel, yung Showtime sa pang-gabi TV5? Pang-gabi po. TV5, meron? Wala pa. Ibang show mo. Nakakaloka ka naman ni Yang-Yang. Ay nako, basta andito kami. Naalimpungatan pa si Yang-Yang. Yang-Yang, naalimpungatan din kami sa mga pasabog mo, ha?
Basta po yung may channel, hindi ko lang po na alam. A to Z. A to Z po ata. Ah, baka kasi sa Batangas ba? Eh, okay. Siyempre iba-iba ang number doon, di ba? Tama. Baka 5 doon. Correct. Yung A to Z. Opo. Eh, nakita po ng anak ko kasi kinagabihan po, napanood nila po ulit. Eh, nakita po ng anak ko, sabi niya eh, Mimi ko. Tapos nung nakita niya po yung... Baka ako yung nakita, sabi, Mimi ko, haba ko yun. Kasi Mia yun, Mimi. Tapos nung nakita niya po ang sarili niya doon, sabi niya, Mi! Sabi niya ganun. Tapos wala, namiss ko lang. Ay, ang cute. So ngayong araw na to, nakausap mo na anak mo? Hindi pa po, tulog pa po. Oh. Opo, nang tumawag po si Mami. Saan yung pinagising mo? Isang yug-yugan lang yun. Tignan ko, makatulog pa yun. Okay. Ba't in-store po may tulog ng bata? Siyempre, parang may inspire si Yang Yang, no? Iba yung nakausap niya yung anak niya. Kasi nga, naalimpungatan siya dahil di niya kasama yung anak niya. Dapat diba? Gumanti rin siya. Paalimpungatan din yung bata. Diba? Ano, ikaw lang ang gising ng alauna. Diba? Ano pa pangalan ng anak mo? Kit Samuel po. Oh, si Kit. Saan nagigising mo? Kit! Andito kami. Oh. Ganon. Oh, good luck sa inyo. Galingan nyo, ha? Tandaan nyo, kahit kayo may spotlight na kahapon, pwede pa rin kayong magong today. Tama. Okay, iwasan na natin. Ayaw natin na may nagugong, ha? Okay po. Bakit ba pag nagugong? Ano no? Pag nasa spotlight na. Anong bakit pag nagugong? Pag nagugong, dapat hindi sila magpakampante, di ba? Oh. Oo. Dapat. Anong bang point bakit? Mo, Gong? Sige, tutulungan ka namin. Ayoko. Kuya Gong, ito lang masabi namin. Andito kami. Ayoko tuloy yung point ko. Siya na ka nagsimula nung topic niya, naguluhan pa siya, di ba? Oo. Kasi hindi ko alam kung paano ko sasabihin eh. Ano, Bong? Gising-gising din. Eh, lalim po kata kasi ako ng 1 a.m. eh. Bakit? May kumalabit sa'yo, tapos nasabi. Andito kami. Gerald Tamayo ng Nueva Ecija. Gerald, hello po. Wow, ang ganda ng boses niya. Ang lamig. Ginawa. Ginawa ko. Grabe. Ang ganda niyo po pala sa personal talaga. Ikaw naman, napuri lang. Pinalik mo agad sa akin. Kaya talaga pinupuri ko agad para ibalik agad yun eh. Sadali, pinuri ko rin siya eh. Ay, syempre po, wala naman po katumbas yung kagwapuhan niyo talagang sobrang... walang katumbas yung kagwapuhan. Ay, hindi. I mean po, parang walang kaparis. Parang joke talaga. Walang kaparis yung kagwapuhan niya. Opo, imagine mo kung dumami yan, di ba? Malas. Ang ganda ng pagkakakanta mo. Ang hangin. Ay, wow. Thank you po. Thank you. Eh, kanina naririnig ko yan doon sa gilid. Ganun super ganun. Vocalized siya. Oh. Kasi di ba yung iba pag naririnig ko, yung pag, nag, ano, pag sa mga acoustic, yung parang chill-chill lang yung I would give everything I can. Pero tama ba yung lyrics ko? I know. Depende kung sino kumanta doon sa amin. Baklasing na yung nag-jamming sa amin, ha? Wala kayong ano. Ay, nako, basta, andito kami. Kung sino man na nakaisip ng hashtag na yan. Tumatayunig si Alex. Usap tayo, andito kami. Ang ganda. Pero ako talaga nagustuhan ko. Thank you po. Thank at saka, may itsura ka na, yung magandang boses talaga, lalong nakakagwapo. Ay, wow. Thank you diba? Po. Diba? Model to. Oh, sa school. Ay, naku, kahit sa barangay. Talaga ba? Yung mukha niya yung nakalagay sa sagisag ng sangguni ang barangay. Doon sa ano? Welcome to. Sa eskwelahan. Paano ka ginagamit ng eskwelahan? Bali, ako po yung performer po nila every events po. And then kapag nag-marketing din po kami, kapag nag-i-invite po kami na yung mga pupunta po kami sa iba't ibang eskwelahan po, nagmamarketing po kami doon, parang kami po yung naghihikayat na mag-aral po sila sa eskwelahan. Ano ba yung school mo? College for Research and Technology of Cabanatuan po. Ano yan? Oh. Meron talent fee yan o meron lang karagdagang puntos para sa school? Scholar siya eh. Opo, scholar po kasi. Ah, oh. Eh, di ba ikaw nga mag-prepare? Scholar ka na, nilibre ka na, niningil ka. Hindi, kasi di ba pag ikaw, nakaka-proud kasi pag nag-perform ka sa school. Eh, ito yung mukha mo pang ginagamit. Oo. Eh, pero kunyari, estudyante ka, gawin yung sa school, malagay ka nga lang sa school organ. Ano ba school organ? Yung parang... Yung dyaryo nila doon. Oo. Malagay ka nga lang sa school organ, di ba parang nakaka-proud na? Ito yung mukha. Ikaw pa yung the face of your school. Iba? Tignan mo. Ibig sabihin, ang laki ng mukha mo, kaya ikaw ang face of your school. Tsaka yung parang sarap dumaan doon. Ikaw ang mukha ng eskwelahan yun. Laki ng mukha mo. Mukha kang quadrangle, ibig sabihin. Yung pagdadaan ka doon kasama yung tropa, huwag na makititingin doon, makikita nyo ako. Maganda yung school nyo. Since ikaw ang model, sige nga, ibenta mo sa amin. Po. Maganda ba yung school nyo? Yes po, maganda po yung school. Mabango CR dyan? Po. Mabango CR? Mabango po yung CR talaga po namin. Sa kantin, masarap pagkain? Walang dilaw-dilaw masarap sa tiles? Masarap po yung kantin po namin. Tsaka po, yung kantin po namin hindi lang basta sa loob, meron din po sa labas. Oh. Then yung gym po namin nasa taas po. Ah, talaga? Yung ano ba, sa CR ninyo, wala nakasulat mga phone number? Wala naman po. Pero sure ka, walang dilaw-dilaw sa tiles?
Wala po, wala. Oh. Kasi dun sa nung dati bakit? Nung elementary ako, di ba ipagluma na yung tiles, yung tinatagasan na ng tubig, naninilaw na siya, tapos parang hindi lalong nakukuskos. Na yung ganun. Tapos lahat ng gripo sa CR nyo umaandar? Yes po, umaandar po. Promise ha, pag yan pinacheck ko talaga sa ano ha. Meron pong ilan po sa baba. Oo, oh, mami. Di ba bad trip sa school kailan talaga yun? Ang daming lababo, pero isa lang yung umaandar na gripo. Tapos pila. Gray pa yung lumalabas. Hindi ka tapos yung walang kuhaan ng tubig, di ba? Yung tapos walang tabo man lang. Yung, o yung tabo, hindi mo mahawakan. Dirty. Eh, sa CR nga namin, walang urinal. Eh. Isang ganun lang. Yung tabi-tabi kayo, tapos may tubig lang umaagos na gano'n. Eh, sa school namin, walang urinal talaga. Huh? All girls kami. Wow. Oh. All girls kayo? Imagine mo, all girls kami, tapos may urinal. Ano, ganun umuwi yung babae. Palo ka? Ha? Palo ka umihi doon. Ganun lang. Aso! Aso pala. Pero malambot pa rin. Oo, tapos yung kaklase ko gano'n lang. Taray. Mahilig kang mag-aral eh, di ba? Nabasa ko dun sa profile mo. Yes po, yes po. Gusto mo talaga makatapos? Yes po, dahil pangarap po siyempre ng pamilya ko po yun na makatapos po ako. Dapat ikaw din, pangarap ko. Yes po, pangarap ko din naman po diba? Yun. You do it for your family and for yourself as well. Kasi mabigat if you're doing it only for other people. Kahit pamilya mo pa yan, di ba? Eventually, masaya kasi, kunyari, masaya ginagawa ko to para sa mga magulang ko. Pero eventually, may pagod. Masasabi mo, kailan ko ba gagawin yung gusto ko? Kaya dapat gawin mo din dahil gusto mo din yan. Kasi minsan naaano mo sa sarili mo eh. Kasi gusto to ng mga magulang ko, hindi ka naman gusto. Pag hindi ka pumasa, eh kasi gusto niya yan eh. Pinipilit niya sa akin. Oh. Di ba may iba may ganun eh. Ganun katwira. Ba nangyari sa'yo? Hindi ako, sa mga anak ko kasi ang ginawa ko, kung ano yung gusto nilang kurso, susuportahan ko na lang. Oh. Mm-hmm. Ano bang kurso, kung ikaw, anong kurso mong gusto mong kuha? Eh kasi gusto ko dati, mataas ang pangarap ko eh. Gluta application ang gusto mong gusto. Hindi! Hindi yun! Di ba? Kung sana Bachelor of Science in Medicine, major in gluta application. whiteboard. Gumagawa ng whiteboard. Cosmetology, major in skin whitening. major in ghost. Alam mo ba, hindi nyo kinukuhang endorsement si Vong ng pagpapaputi? Siya ang effective, oh. Kunin nyo siya. Binibenta kita, ha? Because, nye kenemin, ha? Bumala sa'yo. Kung sakasakali, din nye kenemin. Yung mga skin whitening, eh. O kaya yung ano, uling. Ba't uling? So, uling na maputi, di ba? Nakakatawa po pala ka talaga kayo sa personal po. Ano, ako, ikaw hindi. Kasi po dati. Hoy! Sita natin siya, contestant natin. Boy, kasi po sa ano, nanonood lang po ako sa Facebook ng mga top 10 mga moments niyo po na nakakatawa. Highlights. Opo. Pero ngayon po, na-experience ko na, nakakatawa po pala. Napapanood mo kami sa Facebook? Opo. Sa mga nasa Facebook. Yung mga ganunan niyo po. Oo, nakakamiss yun. Kaya sa mga kapamilya natin sa Facebook, online, sa YouTube, andito kami. Ha, pa, tumataas niyo yung hashtag. Tignan mo ko kababa. Oo, tama. Magka-number one tayo. Tama. Diba? Ano bang kurso mo ngayon? TLE po. Technology, ano yun? Livelihood Education po. Oh, Technology Livelihood Education. Pag natapos ka, teacher ka? Yes po. Gusto mo yan? Gusto mong magturo? Yes naman po, gusto ko naman po. Meron bang teacher sa family? Po, wala po. Pero nung ano po kasi ko, nung bata po ako, nung high school po ako, okay. Ang gusto ko po talaga is MASCOM. Okay. So, dahil mahal po ang tuition ng MASCOM, then hindi po namin kaya. So, yung second choice ko po is education. Yun na lang po yung pinili ko po. Opo. Tignan mo nga, di ba, pag may gusto kang kurso, gusto mong pag-aralan, pero hindi mo afford, so hindi mo mapag-aaralan. Opo. O kaya gusto mo mag-aral, pero wala kang pera, hindi ka makakapag-aral. So, palaisipan yung, is education really a right or just a privilege? Diba kasi sinasabi niya, education in the Philippines is a right and not a privilege. Pero katulad nyo, paano siya naging, diba? Diba? Kung wala kang kakayahang magbayad, paano siya naging right? Mag-a-adjust ka pa rin dun sa pangangailangan o kaya mo. Kaya, diba? So yun, paano siya naging, diba pag right, kunyari, it is my right to live, diba? Hindi ko kailangan magbayad para mabuhay, diba? Yung parang ganun, my right to suffrage, mayroon akong karapatang bumoto, hindi ko kailangang magbayad para bumoto. Diba? Paano ba yung jugs? Ikaw? Baka mas gusto niya yung ano, yung more private than public education. Yeah, pero kasi,
ang public schools, mas marami lang sa grade school at saka high school. Pagdating mo ng college, mas marami ng private schools kaysa sa public. Diba? Mas marami na. So, konti na lang ang nabibigyan ng pagkakatao. Konti na lang ang nakikater ng public pagdating mo ng college. Kasi mostly, ang universities and college ay private. Mas mataas ang porsyento ng private school sa college or tertiary kaysa sa public. Sa elementary kasi, kaya maraming nakakapag-elementary kasi maraming public schools. Mm-hmm. Diba? Sa high school, marami rin nakakapag-high school kasi maraming public schools. Kung di nila afford ang private, maraming public. Pero pagdating mo ng college, iba nang usapan kasi konti na lang ang public school. Pero merong UP tsaka PUP, di ba? Eh, kaya konti na lang. Hindi ko naman sinabing wala. Hindi, kaya nga, di ba? Gusto mo bang magdebate? Hindi, hindi, dude. Hindi, hinahamon kita, Jules. Tinutulungan ko lang. Tinutulungan ko lang. Hinahamon. Gusto mo magdebate tayo? Ayoko. Ayoko. Kampi tayo, ate. Sige, magdebate tayo. Na. Kampi tayo, eh. Baka yung ano, ate, baka ibig sabihin yung right to education is everyone has the right to for to have an education. Yeah. Pero, the privilege is for you yung to choose yung, which yung, one yung oh, kung ano yung ano mo yung gusto mo yun yung privilege. Hindi kaya paano yung to choose paano ko mag-choose kunyari college eh wala kang pera paano kanyo magkakaroon not ng choice not everyone has the right to choose their own ano kasi hindi nga kaya eh di ba so mag-a-adjust ka dun sa ibang. Kaya nga, kunyari, wala akong pera. As in, wala kami, mahirap na mahirap pamilya ko. Pwede ba akong pumunta sa eskwelahan at sabihin, gusto kong mag-aral because it is my right for to study. I have the right to education. Pwede ba yun? May ano, meron di ba yung mga... Scholarships. Scholarship. Pero kailan... Scholarship, kung may mamimit kang requirements or standards. Paano yes. Pag di mo na-meet? Katulad siya, scholar siya kasi magaling siya kumanta. Yes, paano kung wala siyang book, kung di siya magaling kumanta? TESDA. TESDA, di ba? Yung, ano? Ilan lang ang kaya ng TESDA. At saka, katulad nyo, yung mga public sa college, mostly vocational ang tinuturo. Hmm. Oh, nabasa ko yan eh. Oh. Mostly vocational. Ilan lang yung public na... may mga public universities, public colleges, pero konti lang. Mas pagdating ng college, mas dominated ng private ang college. Kaya konti lang ang nakakapag-college sa Pilipinas. Kaya nga di ba wala na nagka-college sa iba? High school graduate lang, tapos hanap na ng trabaho. Kasi sa ibang bansa, right talaga siya. Kasi kung wala kang pambayad, bibigyan ka ng ano eh. Ng pampaiskwela ng ano. Kahit nga allowance eh, di ba? Sa States, alam ko ganun eh. Yung high school nila, hanggang high school lang, pero yung college talaga, parang ikaw na yung bahala. I think K-12 ganun eh. Kaya nila in-extend yung high school kasi para after ng K-12, pwede ka na magtrabaho. Ang gusto mo ba ate hanggang college? Hindi ko sa sinasabing gusto ko ha. Nagtatanong lang ako if it's really... Yun yung tanong mo ba hanggang college? Is it right or a privilege? Kasi diba kunya, katulad siya, gusto niya eh. Gusto niya mag-maskom pero hindi niya afford. Kunyari, gusto niya pumasok, may libre, UP. Eh, hindi siya pumasa ng UP. Paano niya pa rin makukuha dun sa school na libre sana? Eh, hindi niya naman na-meet yung requirement, yung standard. So, privilege pa din yung makapag-aral sa UP. For me ha, sorry ha. Mm-mm. Privilege pa rin yung makapag-aral sa UP kung mamimit mo yung score ng exam. Standard, oh. Correct. Hindi siya right na, ay hindi, eh, libre sa UP, may maskom dyan. Dito ako, kasi right ko yun eh. Correct, oo. Oh. So, di ba? So, gets ko. You're right. Diba, nakakapanghinaya lang. Kasi katulad niya, may passion siya. Gusto niyang mag-maskom eh. Pero hindi niya afford. Diba? Opo. Pero sana, diba, magawa ng paraan. Yes, tapos, po. Maging magaling ka dyan sa unang kurso na kinukuha mo. Kanya, education. Tapos, maging teacher ka na. Kung sakasakaling makaipon-ipon ka, gusto mo pa rin mag-maskom ka. Diba? Pwede yun, diba? Mag-ano ko din, nag-shift ka ng course. Oo. Yes. Hindi, pwede naman mag-shift. Eh, kaya lang ganun din. Kailangan niya ng pera dahil sabi niya, mas magastos ba yung MASCOM? Hindi ko kasi alam. Sa amin po kasi, mahal po talaga yung tuition po ng MASCOM po eh. Then yung eskwelahan po doon is private din po. So, mas malaki po yung tuition fee. Ako naman, wala naman akong anything. Ang wish ko lang, di ba? Ang wish naman nating lahat, sana lahat makapag-aral. Diba? Kahit lalong-lalo na yung walang kakayahan. Diba? Ang dami kasing walang kakayahan na magbayad. Kaya ang pangarap natin, sana dumating yung araw na kahit wala kang pangbayad, makakapag-aral ka. Kasi it is really your right. Diba? Yes. Your right to learn. Diba? Parang lahat may rights pero walang hindi lahat privileged. Parang ganun ba?
hindi lahat walang pribilehiyo. Hindi, actually, hindi ko nga maintindihan talaga kung paano siya naging, kung right siya or privilege. Hindi ko siya mag-gets. Mag-grasp pa ng todo. Oo. Pero tama, maganda yan. Diba? Yun. Kasi dati, nung dati, diba kasi maraming yung education, nag-evolve yan eh. Nung pre-colonial times, yung education, diba, wala namang nagtuturo eh. Ang nagtuturo lang, bago pa dumating yung mga Kastila, mga magulang, pamilya lang naman na nagtuturo. Ang mga tinuturo yung mga vocational skills, diba, yung mga ginagawa sa bahay, paano ka gumawa ng magkumpuni. Natutunan lang din nila. Pamilya ang nagtuturo nun kasi walang formal education. Tapos, yung mga tradisyon, kultura, na nasa salin-salin na lang sa generation. Yung mga tribo, diba, o yung mga kasanayahan, yung mga paniniwala, yung mga babaylan, tinuturo nila yan dati. Diba, yung ganun. Pero nung pagdating ng Spaniards, yung mga ano na, religious orders na ang nagturo. Libre yun dati, nung nagdumating sila. Kasi, kaya nila tinuro, kasi gusto nila lang matuto ka ng Kristyanismo. Kaya nagturo ay yung mga religious orders, yung mga Augustinians, Franciscans, Jesuits ba yun? Sweet Dominicans, mga ganyan. Diba? Yes po. Yun yung Spanish ano era. Pero ano ang tawag dun sa mga first teachers ng American era? Ano? Thomasites. Ano? The Thomasites. The Thomasites are the first English teachers. The first teachers during the American ano. As in UST? Ha? UST? Thomasites. Thomasites. Kaya sila tinawag na Thomasites. 600 silang tao na pumunta ng Pilipinas para magturo. Sakay sila ng barko na USS Thomas. Kaya tinawag silang Thomasites. Ayan. So yan ay fact lang tuwa. Diba? Fact lang tuwa? Oo. Ganda. Fact lang tuwa. Ang mga unang guro na galing sa Amerika para turuan ng mga Pilipino ay tinatawag na Thomasites dahil lulan sila ng barko na ang pangalan ay USS Thomas. Fact lang tuwa. Ganon. Diba? Opo. Ganda. Ganda o ganda. Anong hashtag natin? Ha? Andito kami para sa'yo. Andito kami. Siya sumagod. I love it. Andito kami para sa'yo. I love it. Oh, who is the first ano private teacher in history in the world? Yeah, sa kasaysayan ng education, who is the first ano private teacher? Sino? Si Michelangelo? No. Oh, sino? Si Mami. Fact lang to. Oh. The first private teacher is Confucius. Confucius. Yes, the great philosopher Confucius. Siya ang first private teacher. May alam ka ba na mga Confucius? Do not do unto others what you do not want others do unto you. Ganda. Yung ganyan, di ba? Yan ang mga tinuturo ni ano. Confucius. Kung nyari magiging philosopher ka, ano yung gusto mong famous quote mo? Huwag kang papaabuso sa mga taong abusado. Basta alam mo, ipaglaban mo. Parang ano yun ah. Diba? Very timely. Actually, timeless yung ganyang quote na kailangan kahit kailan naman hindi tayo nagpapaubuso. Maganda yan. O, huwag kang papaabuso sa mga taong abusado. Basta ipaglaban mo. By Bong Navarro. Ayun. Ganda. Diba? After Confucius, ikaw na talaga. So ako na yung pangalawa? Ay, hindi, may mga sumunod, mga pang 301 ako. Ako, ang quote ko, simple ikaw, lang. Ano ka? Kasi ako talaga, I always believe, sinasabi ko lagi sa mga staff ko, never procrastinate. Uy! Huh? Lalim naman nun. Word for the day. Ano procrastinate. Ano yung sinasabi? Kung anong kaya mong gawin ngayon, wag mo nang ipagpamamaya o ipagpabukas pa. Gawin mo na ngayon. Kaya sa Tagalog, ang gusto kong famous quote by Vice Ganda, ano? Wag nang magpatumpik-tumpik pa. Boom. Kara-kara-kara. Yun by pala Vice yun. Ganda. Parang kanta yun. Ha? Parang kanta yun. Para malaman lang nila na kapamilya, andun pa yung kanta ko. Andito pa kami. Good luck sa kahawig mo si Jericho. Oh, thank you po. Jericho, Jerusalem. Ano? Kala ko po may extra po kayong ano. Ano no, hindi ko iko na lang. Kala mo naman lagi ako nagbibiro no. May kahawig din siya ni Paolo Valenciano. May nakikita rin ako. Patingin. Ayan. Oo, yung si Direk Paolo. Oh, at saka yung batok Angeli na. Angeli.
Okay. So, eto na. Eto, di ba? Para rin tong ano, namimigay din to ng scholarship. Kaya, napakabait ito. Bongga to. Pinagkakabunyi ko tong kaibigan ko na to dahil ano siya, sumusuporta rin siya sa mga pangangailangan ng ibang tao para matustusan ang kanilang edukasyon. And yes. I am very proud of her. Please welcome Eric Santos. Eric. Umasa siya eh. Sabi pa niya yun. Oh, siya na talaga yun. Ito si Queen Mother Carla Estrada. Ay, laka-mute ka. Laka-mute. Oh. Sayang. Sayang yung pag-i-intro sa'yo. Kawala ng edukasyon niya eh. Nakalimutan mo pindutin yung mute. Ang ganda sana eh. Kasi yan yung mga na, hindi mahirap i-educate na pag may edad ka. Yung hindi mo alam. Nakalimutin. Ina-unmute po. Privilege. Oo, nakalimutan. Hirap na rin kaming matutunan yan eh. Diba? Yung mga pag-a-unmute. Okay, sasabihin ko pa naman sana na sobrang ang dami kong natututunan sa'yo lagi. Diba? Ang galing-galing mo sa mga ganyan. Pero, yes, eto, lahat tayo ay may karapatan na manood ng Momshies ang Solmoy Akin sa May 28 na yan, mga karapatan Momshies. Yan, ha? May bayad ba yan? May bayad? Libre? Libre? Hindi, karapatan nilang manood pero kailangan nila magbayad. So, hindi ko alam kung karapatan siya ba yan or privilege. Karapatan nila sumaya. Pansandali, di ba? Yes, para sumaya naman kayo mga Momshies sa ktx.ph yan. ₱249 lang. So, pwede nyo naman ako i-text. Ako na rin bibili. De lola. Wala nang kinita. Benta mo na yung ano mo dyan, oh. Cross mo dyan mataginting. Taginting ng tagumpay ni Queen Muda. Yes, yan ang ating mga... Eto na, pwede na? Pwede na kay Gerald? May nag-a-apply ba sa inyong trabaho? May nag-a-apply sa inyo? Parang may nag-a-apply lang. Pwede na po si Gerald. Papapasukin ko na, ma'am. Yung outfit mo mukha kang doktor ang nagte-telemedicine. Ito na po si Gerald, ma'am. Makapasok na po. Ikalawang kalahok mula sa Lipa City, Batangas, Samantha Mojado. Face shield. Hi, Samantha. Hello po! Hi. Ang ganda niyo! Oh, thank you. Na-starstruck ako nung lumunan. Ay, nandito pa ako! Mas maganda kami, Misha. Oh, ayun. Hindi mo naman pinatapos muna sa akin. You get that a lot, di ba? Ako minsan lang. Kay Kimchi, starstruck na starstruck ka na. Paano pa sa akin? Magtira ka ng konting emotions for me. Nandito po kasi ako nakatingin kasi. Ang liit na babae, pero yung boses nakakaloka, malaki, no? Malaki, higante. Pang-bakula, mama. Yes! Pang ano, Samson and Goliath. Just. In one. Tattoos. Patingin ang tattoo mo. Anong nakasulat dun sa isa? Dito sa kanan. Ito po, microphone po na may watercolor. Microphone. Yung lumang microphone. Yung parang sa Martin After Dark. Yung kay Martin Rivera dati. Yung nahuhulog galing sa taas. Di ba ganito yan? Oo, may mga ganon. Una ako nakakita ng ganyang microphone dun sa ano sa palabas ni Martin Rivera dati. Oh. Yun yung hawak-hawak ni Martin Rivera dun sa Mad. Ayun oh. Ayun oh. Ayan. Hindi yan yung hawak ni Martin, nasa bahay nila yung kanya. Ano ko? Tanong mo kay Martin nandun sa bahay. Kamukha lang. Di yan yun. Okay, makaturo. Silang ganyan. Lahat eh. So, talagang kaya singer na singer ka talaga. Ano kaya mo pinalagay yan dahil sobrang pagmamahal mo sa pagkanta? Apo, simula bata po kasi yun na po talaga yung kinagisnan ko na mga lifestyle. Buwan? Buwan ba yan? Mga 3 years old po kasi na-discover na po nila na marunong po akong kumanta. Ikaw, anong edad mo na-discover ang galing mong sumayaw? Akala ko kumanta. Ay, wag na. Akala ko kumanta. Hindi pa naman natin na-discover. Hindi ako magaling sumayaw, ma. Magaling ka sumayaw. Siyempre sa amin nagagaling. Pero dati hindi ka kasi ganyan Hindi, ma. So kailan mo na-discover na, ay may talent pala ako, kaya ko pala to. Sa ASAP talaga, sobrang malaki talaga yung pasasalamat ko dahil nagkakamali ako sa sayaw, nagkahulog-hulog, nakalimutan ko na yung mga steps, pero binibigyan pa rin nila ako ng pagkakataon na sumayaw sa stage. Hanggang sa hiya ko na lang, dapat galingan ko na. Nahasa pero nung na bata lang ka, hindi mo napansin na may kaya mo pa. Mahiyain ako, di ba, ma? Sabi ko sa'yo. Ha? Hindi ko talaga napansin. Nahasa na lang din. Talaga, nahasa na lang. May mga ganyan, meron kang kakayahan na hindi mo alam, kaya mo pala. Di ba? May mga kakayahan naman na bata ka pa lang, alam mo nang kaya mo.
Oo. Ikaw, ano yung mga kakayahan ng bata ka na alam mong kaya mo? Ay, kaya ko manunog ng bahay nung bata ako. Nuutusan lang ako ng tatay ko. Kalaban natin yung kabila. Ikaw nang bahala. Nila lighter lang. Charot. Anong kakayahan ko? Nung kakayahan ko? Ang... Ano ba mga kakayahan? Dati ang akala ko, may kakayahan ako dati na sumayaw. Sayaw ako ng sayaw sa classroom, sa program, school, sumasayaw, kumakanta, yun. Pero, hindi ko na siya masyadong na-push nung na-discover ko yung kakayahang magpatawa. Paano mo na-discover yun, Mana? Ah, nakakatawa pala ako, gamitin ko to sa madami. Hindi ako talaga nakakatawa. Nung napumasok ako ng comedy bar, singer ako. Kami nila Anton, singer. Falseto. Kami yung The Reginets, kami yung mga impersonators ni Regine Velasquez. Ah. Tapos nawalan ako ng boses ng ilang buwan. As in, nawala yung falseto ko, tapos di ako nakakakanta. So, matatanggal ako sa trabaho. Eh, sa comedy bar, either singer ka or komedyante ka. So, inaral ko kung anong ginagawa sa comedy bar. So, nag-aral ako. Inaral ko yung pagpapatawa. Hanggang sa nahasa na lang. Tapos nung naging komedyante na ako, hindi ko na masyadong bet kumanta. Kaya pag kumakanta ako, nininervyos ako. Parang hindi na siya hasa. Kalawang na siya. Mas gusto ko na magpatawa kaysa ano. Ano pa yung kaya mo sa palagay mo na pwede mo pang i-develop? Height mo, kaya pa yan. Baba natin yung bias. Hilahin ko, kabilang dulo. Ano po, nagda-drawing po kasi ako. Oh. Tsaka po watercolor painting. Siguro po yun, isa po yun sa mga skills na pwede ko po pong i-develop. Ano pa kaya? Kasi madami daw eh. Marami daw tayong kaya na gawin. Pero hindi lang natin na-discover kasi nga tutok na tutok tayo dun sa pinaka-paborito nating ginagawa. Comfort zone. Yes. Because all of us as human beings are limitless. Yes. Diba? Always remember that you are limitless. You are not just limited with one talent or two talents. You have many talents. You just have to find them. Yes. Dapat meron lang din nagpo-push sa'yo. Tapos hindi ka, mawawala ng pag-asa. Oo. Kasi lalo na ngayong pandemic, di ba, ang daming mga kabataan na walang ginagawa sa bahay, bukod sa mag-telephone, why don't you discover your talents? Yung winning sumayaw mo, di ba, yun ang simple success mo pag natapos ang pandemic, anong nangyari sa'yo? Ay, nahone ko tong talent ko na to. So after ng pandemic, pwede mo na siyang pagkakitaan, di ba? Yes. That is so bongga. Anong hinahanap mo sa studio? Oo nga eh. Parang napansin ko po kasi may inaano po si Ma'am Carla. Meron siya sinasabi si Ma'am Carla. Ang labo, Carl's eh. Bye, saan ang... Ano daw? Saan ang sabong? Ay, Ma'o? Walang sabong! Oo. Ma'o? Ganon? Oh, masaya siya, Ma'o. Alalalala. Ang luma ng joke mo. Noong pa namin napag-usapan dito yan siya, Carla, ginugulo mo yung usapan namin, no? So, Carla, saan ang piyesta? Tingnan mo, ginulo mo yung contestant. Sa'yo siya nakatingin habang kinakausap namin habang nagnangangata ka dyan. Okay. So, ano ba yung pinag-uusapan natin? Yung sabong. Sabong na tuloy. Nagsasabong ka ba? Yung tatay ko po. Ay, uso ngayon ang online sabong. Oo nga daw, rinig ko. Oo. Malaki daw ang mga May online sabong na inaabangan, hindi natuloy. Ay, ibang sabong yon. Kasi may tinalaga. Di natuloy. Hindi yun. Balik tayo dito sa tatay mo. Yung tatay mo nagsasabong? Opo. Pinapayagan mo naman. Okay lang po sa amin, as long as hindi naman po siya nagiging bisyo. Pero ngayon po naman, hindi na po dahil bawal naman pong maglalabas. Oh, yung lolo ko din nagaganyan. Liberasyon niya dati. Pupunta, ang layo pa ng nilalakad namin. Pag nasa La Union kami, pag summer, ang layo na nilalakad namin mula sa bukid, papunta dun sa bandang bundok, tapos doon nagsasabong. Paano yung daladala niyo yung manok? Buti hindi napapagod. Hindi, wala siyang, tumataya lang siya. Oo, wala siyang. Galingin mo mamaya. Kami ang may dala kaming manok pag uuwi kami ng Maynila. Yung mga manok na ano niya, na alaga niya, nilalagay namin sa kahon yun, tapos bubutasan namin ng bilog para makahinga. Oo, ang ingay-ingay sa bus nun, bad trip, di ka makatulog. Tapos, nangangamoy sa bus yung ano, yung dumi ng ano, yung pupo ng manok, diba? Nakakahiya, no? Oo. Yung, siyempre, pitong oras dati, nung La Union to Maynila, ang haba ng biyahe, yung ordinary, himbing lang yung mga tao, tapos may ilong, krr, krr, krr. Ititigil ka ng masama nung katabi mo, yung hindi mo
Paano mo kaya kakausapin yung manok? Hindi mo maitatago yung manok na mamaya ka na dyan. Mm-hmm. Gagawin kitang fried chicken. Huwag ka maingay. Kumakain ka ba ng manok? Opo. Anong paborito mong bahagi ng manok? Breast po. Ah. Malaman. Healthy. Healthy. Yan ang healthiest breast? Part kasi konti lang ang cholesterol niyan. Ah, totoo. Yes, sa mga nagda-diet and gusto magka-muscles, chicken breast. Oh. Para madagdagan yung breast niya. Uy, wali. Ba't ko nilaglag? Sarili ko. Ikaw ba? Ano ba kinakain mo? Siyempre yung legs. Para humaba naman yung legs. Mahaba na nga ng legs mo, no? Kasi kakakain ko ng chicken legs. Mm. Wag lang yung chicken skin kasi dito yun sa kilikili mo. Ano, no? Uy, hirap nito. Ba't ko inaano yung sarili ko? Hirap. Yung kilikili mo? Ano yung kilikili mo? Hindi, kasi pag kumakain ka ng chicken na balat, tataba yung kilikili mo dito. Oo, nakakataba ng kilikili yung chicken skin. My God, ang daming nakain ni Carl ang chicken skin. Di ba, kailangan ka natawa sa sarili mo. Na-imagine mo. Kumakain ka ba chicken skin, Carla? In fact, eto nga eh. Chicken skin. Totoo ba? Chicken skin yan? Lahat kinakain kaya niya si Carl. Kaya pala ang taba-taba na ng kilikili ko. Oo, sa kilikili saya, na pupunta yun. Oo. That's a fact. Hindi ako mahilig sa balat. Ay, gusto ko yung balat pag inihaw. Ah, yung ano, yung maitim? Yung... Ayoko ng maitim na balat. Ayoko ng maitim. Yung sunog. Sunog na balat. No, ayoko talaga ng mabalat. Kaya pala maitim ang kilikili mo. Ano na, Carla? Kaya maitim ang kilikili mo. Maitim, mo Carla? Itim talaga? Itim? Hindi siya maitim. Susera ka. Malingit. Mag-gray. Iba yung itim sa gray. Parang ito lang pwede mag-asar, ganon. Yung sa akin, mag-gray, hindi maitim. Maputi kilikili mo, Carla? Super! Ay, nakita ko. Super, pero mataba. Nakita ko yung kilikili mo, may salubsob. Oh, excuse me. Oh, eto na. Kausapin na natin yung hurado na mabango ang kilikili. Wow, kala mo naman naamoy ko lagi. Feeling ko naamoy mo. Hindi, kasi mabango lagi yan eh. Oo, mukha naman talaga mabango. Kaya tawagin na natin kung anong masasabi niya. Hurado Eric Santos. Hello guys, mabango naman. Fresh na fresh. Oh, mabango. Bango? Hurados, pwede na kayo magbigay ng scores para kay Via. Si Bia pala, ang alam niyo ba apelido ni Bia? Ano? Birocha. Bia Birocha. Kanta ni Andrew E. Sino kaya ang aabante sa Pasig Labanan para sa chance ang mailawan ng spotlight? Ang pambato kaya ng Kabanatuan, Nueva Ecija, Gerald Tamayo. Pwede rin ang panlaban ng Lipas City, Batangas via Samantha Mojado. With an average score of 90.7%, ikaw ang nanalo sa Kantapatan. Gerald Tamayo, congratulations! At 0.4%, my God, super, super, super dikit. Ang lapit! Maraming salamat naman sa iyong pagsali, Via Samantha Mojado. Mag-uwi ka pa rin ng 5,000 pesos. Thank you, Maestro Louis Ocampo. Maraming salamat po. Pati na rin kay Carla at kay Eric Eric Estrada. Eric Estrada. Naging mag-jowa pala yung isa. Carla Santos. Kinasal kay Carla Estrada si Eric. Sorry. Kaya naman po mga hurados, maaari nyo nang ibigay ang mga scores niyo para sa kanilang tatlo. Thank you. Sino kaya ang masusulyapan ng sinag ng spotlight? With an average score of 93.3%, makakapagtanghal ka pa bukas dahil pasok ka sa top 2. Gerald Tamayo, congratulations!
So sa dalawang spotlighters na sina Yang Yang at Christian, isa sa inyo magpapatuloy at isa sa inyo ang hindi na masisinagan ng spotlight. 91% ang nakuha mong score. Congratulations and see you tomorrow. Christian Faraon. Gerald and Christian, nasa inyo ang spotlight. Congratulations! Matanggap kayo ng tig 10,000 pesos at babalik bukas para depensa ng inyong pwesto. At maraming salamat pa rin sa iyong pagsali, Yang Yang Aloya. Maraming salamat, makakuha ka pa rin ng additional 5,000 pesos for a total of 15,000 pesos. Kaya naman ko steady, bumili ka na sa Twitter ng Ate Madlang Onliner na mananalo ngayong araw ng 5,000 pesos. Yes! Maraming salamat, Quiz Bong. Ito, hanapin natin dito. Yan, hashtag Gerald. Ayun, nakita ko, Gerald. Hashtag Showtime, andito kami. Gerald's Spotlight, si Michelle S. Acheche, Gerald, ayan, Acheche Shalshale. Congratulations, sinalo ka ng 5,000 pesos. Back to you guys. Thank you, Teddy. Tuloy-tuloy lang sa paghanga ng mga boses na kamanghamangha. Ito ang Tawag ng Tanghalan sa Showtime. Makisama sa larong ng mga magagaling sa ulaan dahil hide and sing na sa pagbalik yan ng our show. Our time is Showtime!